Ang ito ay rated SPG, striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may maseselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Mga kapamilya, sinundan na nga ni natanggol ang kanilang target ng grupo ng mga Red Phoenix at gaya ng napag-usapan, kailangan hindi sila makilala ng kahit na sino. Isasama naman ni Ramon si David sa isang kwarto kung saan nakatago ang lahat ng gold bars ng mga Montenegro at dito tuwang-tuwa si David at umiral na naman ang pagiging gahaman nito sa pera. Sinabi ni Olga na hindi na umano pwedeng tumanggi si David dahil maya-maya lang ay ipapakilala na ito ni Ramon sa kanilang mga kasosyo sa negosyo bilang tagapagmana ng ligasiya ng mga Montenegro. Sa kabilang banda, dumating na nga si na Edwin sa lugar kung saan kikitain nga nila si Baldo. Magugulat naman si Baldo dahil ang kanilang napag-usapan ay si Edwin lamang. Ngunit iginit ni Edwin na tropa uman niya ang kanyang kasama at ito ang magdadala ng malaking pera sa kanila, ang kanilang kliyente na si Jacobe na nagpapanggap nga bilang Justin. Bago nga isagawa ni Tanggol ang kanilang pagtambang sa mga Red Phoenix, ay tinanong niya si Bubbles kung hindi ba umuno ito nakukonsensya sa kanyang ginagawa. Kaya naman iginit ni Bubbles na habang nandito sila sa mundong ibabaw, ay kailangan nitong makipag-unahan. Sa pagpasok nga ni Jacobe bilang si Justin, ay nakumpirma niya na doon nga ang warehouse ng malaking isda na kanilang huhulihin. Agad siyang lalabas upang timbrihan si Nasamonte na ihanda ang kanilang mga backup para mapasok nila ang kuta. Itatanong naman ni Ramon kay Sibirino kung nasaan na umano ang kanyang bagong kliyente. Ngunit laking gulat niya nang salubungin siya ni Edwin at tawagin pa siya nitong bayaw dahil sa malaking sekreto umano nito. Dahil sa gulat ay magagawa niyang magpaputok ng baril kung kahit maaalarma ang kapulisan at pati sinatanggol at Bubbles na nag-aabang sa labas. Agad natatawagan ni Bubbles si Espinas para sabihin na nagkakaputukan na at tila may iba pang gustong tumira sa mga Red Phoenix. Sinabi ni Espinas na kinakailangan sila ang makapatay sa mga Red Phoenix. Hindi naman sila binigo ni Tanggol at napagtagumpayan nga ang kanilang misyon. Ngunit isang malaking sulirin na rin nang maabutan ni Rigor ang naka-helmet na sinatanggol at Bubbles. Buti na lamang ay to the rescue itong si Espinas at agad nang pinakapan sinatanggol. Sinabi ni Espinas na sumibat na umano sinatanggol dahil lang kung kahit isang palaisipan kay Rigor kung sinong tanggol ba talaga ito dahil alam niya ngang nasa bilibid ito. At para makumpirma niya, ay hinamabol nila ang nakamotor na sinababol sa tanggol. At dito nagsimula na ang pakikipagpatintero at pakikipagpalitan ng mga bala para lang matakasan ang tatay Rigor ni Tanggol. Hanggang sa mapadpad nga sila sa isang isla. Isang malaking palaisipan din kung sino ang tutulungan ni David. Batid niyang matindi ang galit ni Ramon sa kanyang tatay Rigor. At nasaksihan niya rin kung paanong muntikan ang mapuruhan ni Ramon si Rigor. Kaya naman dinampot niya na ang kanyang baril. Mananaig pa rin kaya sa kanya ang kanyang pagkagahaman sa pera o magagawa niyang tulungan ang kanyang tatay Rigor labang kay Ramon. Dahilan kung kahit lalong magdududa si Ramon na hindi niya talaga tunay na anak si David. Kaya naman kapamilya, pakatutukan natin ang mas kapanapanabik na tagpo. Dito lang sa pambansang teleserye ng Sambayanan, ang FPJ's Batang Quiapo.